What's up mga bigan? It's me Jay-Z and we are back here with another video. So nandito tayo ngayon sa Honda Motor Trade Halang kung saan i-check natin kung sulit pa ba yung Honda Beat Fi ISS version. Tingnan natin yung specs, features and appearance niya. So tara, let's go! Ang nasa harap natin ngayon ay ang Honda Beat ISS version. Ang tawag sa kulay nito is Matte Axis Gray Metallic. So ikutan muna natin. So matte yung fairings na dito sa unahan tsaka sa fender, sa gilid. Yan, matte din. Sa bangka and araro, matte din. Then sa side fairings, matte din siya. Sa fender sa likod, matte din. So basically matte lahat ng fairings niya. Pero meron lang siya mga decals dito na mga glossy. So sa headlights niya, bulb type. And then sa signal lights niya, bulb type din. And then ang suspension niya is telescopic fork. Ayan. Single disc brake sa unahan. Wala siyang ABS. Pero meron siyang combi brake. So mamaya, pakita ko sa inyo kung ano ba yung combi brake. Ang size ng gulong niya sa unahan is 80x90x14. And then tubeless na. So ang tatak ng gulong niya is SRI. So kung i-compare natin to dun sa mga kalaban niya, advantage agad yung gulong niya kasi tubeless na siya. So plus points agad yon sa Honda Beat. So punta tayo sa likod. Ang tail light niya is bulb type. Ganun din sa signal lights niya. And then merong ditong maliit na reflector. And then naka drum brake. Ang size ng gulong niya sa likod is 90x90x14. Ganun din, tubeless. Naka unit swing suspension sa likod. Ayan, monoshock. Then dito tayo sa panel gauge niya. Ito, speedometer. Tapos nandito yung odometer niya. Tapos may check engine indicator. May idling stop indicator din dyan. High beam. And then signal lights indicator. Ayan. So punta tayo sa kanyang switches, sa mga buttons niya. So dito sa kaliwa, high beam and low beam. So mapapansin nyo sa mga lumalabas na motor ngayon, walang off yung headlights. Bakit walang off? Kasi dahil yun dun sa batas ng LTO na kailangan laging naka-on yung headlights natin. So para na rin yun sa safety ng mga riders. Tapos busina and then signal lights button dito. Sa kanan naman, ito yung idling stop system. Kung gusto nyong nakabukas yan o hindi. So para saan ba yung idling stop? So kapag naka-stop kayo, lalong-lalo na sa traffic, so ilang segundo, mag-i-stop yung engine nyo. So magbubukas ulit yung engine nyo kapag tinrattle na ulit natin. So para saan ba yun? Siyempre, kapag ganun, lalo tayong titipid sa gasolina. And then ito, start button. And then good thing dito sa motor na to, meron pa siyang kickstart. So kung sakaling pumalya yung battery natin, meron pa tayong second option para mapastart yung motor natin. And then dito sa bulsa niya, sa kaliwa, ito meron tayong Huawei Y7 dito. Ayan, ganyan siya. Pero pwede natong lagyan ng mga barya, basahan, tsaka yung mga maliliit na tools. So ganun din dito sa kanan, ayan, mas maliit siya. So pagdating naman sa handle grip niya, ayan, makapit siya. And then ganun din dito sa levers niya, solid. Alam mong quality yung pagkakagawa. Then ito yung brake master niya. So good thing dito sa Honda Beat, nakalabas. Kasi kung sakaling maubos yung brake fluid mo, yan, mas mabilis mo siyang marerefillan. So yung iba kasi nakatago dito sa loob ng fairings. Meron nga pala itong combi brake system. So idedemo natin. Pipigayin ko itong lever sa kaliwa. Check nyo kung anong mangyayari dito sa lever sa kanan. So nakikita nyo nag-engage, pero hindi ko naman siya pinipiga. Ang pinipiga ko is yung nasa kaliwa. Ayan. So yun yung combi brake system. Combination, kumbaga. So sa compartment naman, ayan. So ayan, pwede tayong maglagay dyan ng mga kapote, tools, at kung ano pa. And then, ang capacity nga pala nitong fuel tank is 4 liters. And then, yung battery nga pala niya, mga bigan, is nandito sa footboard. Ayan. So sa makina naman tayo, 4-stroke, single overhead cam. Air-cooled, ang kanyang displacement is 110cc. Ang kanyang bore and stroke is 50x55.1mm. Ang maximum power naman niya is 6.48kW at 7,500rpm. Maximum torque na 9.21Nm at 6,000rpm. Ang kanyang wheelbase is 1,256. Ang timbang naman ng motor na to is 93kg. And then ang seat height niya is 740mm. Ground clearance na 146mm. So kung mapapansin nyo, manipis talaga yung motor pagdating sa filtering or dun sa pagsingit-singit sa traffic kung kayo nagmamadali or kung late na kayo sa trabaho. Ayan, okay na okay tong Beat na to. Sobrang nimble niya. And then, tingin ko, sa timbang niya tsaka sa seat height nito, pwedeng-pwede to sa mga lady riders or dun sa mga nagsisimula po lang na magmotor, dun sa mga beginners.
isa to sa mga motor na isasuggest ko sa inyo. And then kung naghahanap kayo ng motor na sobrang tipid sa gasolina, isa to sa mga may re-recommend ko. Kasi ang fuel consumption nito ay naglalaro sa 63 kilometers per liter. So ganun siya katipid. So ang cash price nga pala nitong Honda Beat ISS version o yung merong idling stop system is 71,050 pesos. Ang down payment niya is 4,000 pesos. And then ang monthly installment niya for 3 years is 3,356. So pagdating naman sa requirements, kung cash man or installment, so tanong natin sa kanila kung ano ba yung mga kailangan dalhin. Tara, let's go. So nandito tayo with Sir Ian. Sir, ano po yung mga requirements natin pagdating sa cash or installment? Yes sir, pag po kayo ay cash basis, kailangan lang po namin is valid ID para po sa registration ng ating unit. Then pag installment po, kung kayo po ay employed, kailangan lang po natin ang 1 month latest payslip. Or kung wala po kayong payslip, pwede po ang COE with attached compensation. Kasabay po nun yung ating valid IDs, 2x2 picture, then Meralco bill. Or any proof of billing po, pwede internet connection bill, water bill. Pag kayo po ay self-employed, ang ating requirements, kung kayo po ay business owner, pwede po natin doon ay business permit, barangay business permit. Then kung pwede rin po ang DTI permit as supporting documents. Then kagaya lang din po nung self-employed, valid IDs, 2x2 picture, then Meralco bill. Then kung kayo po ay remittance, remittance slip for 2 months. Then dalawang valid IDs din po ulit, 2x2 picture, then any proof of billing po. Then, invite po namin kayo na puntahan niyo po kami dito sa aming branch sa Halang. Then, pwede rin po tayo mag-apply online. So, search nyo lamang po ang Motor Trade Kalamba Cluster. So, mag-link up na po kagad yun. Then, pwede po tayo doon mag-inquire. So, assist po namin kayo sa mga questions nyo po. Ang landmarks nga pala nito mga bigan is Ice Plant, Unlimited Korean Barbecue, McDo, tapos Army Navy. And then yung casa mismo is nandito sa HK Building, tapos may China Bank, may Pro Life and Spa sa taas. So again, thank you sa pag-accommodate sa akin sa Honda Motor Trade Halang, kay Sir Ian, kay Ma'am Jonah, kay Ma'am Sandra, tsaka kay Sir Edward. So yun. So again, ilalagay ko na lang yung link ng page nila sa baba ng video na to para mas madali nyo silang makausap. Thank you ulit sa Motor Trade Kalamba Cluster. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Ating